Hey guys, tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng mga coins ngayong araw. Bago lang tayo magtuloy-tuloy guys, huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe sa ating channel at paki-on ang notification bell para updated kayo kapag may bago tayo. Itong 10 piso na ipinakikita dito, yung highlighted na yun sa piece ni General Luna. Very common po ito eh. Marami pong lumabas ng mga General Luna na meron parang mancha sa mukha niya, no? At kung sumunod na coin, 10 piso din, very common lang ito, para nagkaroon ng mga buklig-buklig sa cogwheel. At ito namang 1 piso na ito ay damaged coin po ito. So dapat mapag-aralan po ninyo kung ano yung mga major error at yung mga damaged or yung very common error lang, no? Kasi pag very common error lang, wala na pong papansin yan eh. Diba guys, pinili ko ito para makita nyo na yung iba kasi dito ay mga damage coin lang at napaka common error lang. Kagaya nito 1 piso na ito, mga damage po ito eh. Hindi naman po ito siyempre damage niya, wala naman pong magiging value ang mga ganyan. Ito naman 2,055 piso ay error po yan, kaya lang nga naging common error na po yan eh. Yung parang nagkaroon ng mga tama dyan sa kanyang ubers na yan, parang damage siya, no? Pero error coin yan nga lang, napaka common na po. Ayan, at ito namang mga debris error na, parang tinatawag nilang mga extra lip error sa NGC. Ayan, no? Ito medyo okay itong i-collect kasi magandang idagdag sa ating mga collection dahil hindi naman dapat yan. Ayan, mga extra lip error sa 1 piso NGC. At yung iba nga sa online eh, meron nagtitinda niyan eh, 'di ba? At ito naman 5 piso na ito ay wala namang kakaiba dito, maliban lang doon sa parang mancha na 'yan. Damage lang po 'yan. Pero itong sa reverse niya, no, parang nagkaroon ng letter I. So yung gantong mga die clash error ang masasabi nating hard to find error. Katulad niyan, no. Yan, tignan nyo lang, no. Ito, parang may letter P sa tabi ng star. Ayan, mga die clash error. Itong mga error na ito, ang masasabi natin, mayroong value. Ayan, dapat ganyan mga error ang inyong hahanapin, ano. Kung titignan nyo mabuti, yung talagang error na magkakaroon ng presyo. Sumunod kay Junel Alaan, 2005, 10 piso coins. Tignan natin. Sa ubers, yan, 2005. So, normal. Normal lang sa kanyang ubers. Eh, no? Makikita nyo naman kasi agad dyan kung merong kakaiba dyan sa kanyang mga ubers at reverse. At mukhang hindi error itong 2005 na pinakikita niya. No? Yung sa reverse naman ito, ayan. So, ito pala yung 2005 na tinatawag kong hybrid coin. Eh. Ah, kasi ito yung na-content na natin ito, yung katangian ng die 2 at die 3 at die 1, no, na pag pinagsama-sama yung kanyang katangian at nagresulta siya na sinasabi ko nga na parang hybrid 5 piso. Sumunod kay Dennis Iglesia Cortez, share ko lang idol, katulad din po noong 2013 mo, reverse 3 manipis. Tingnan natin 2013, no, meron kasing 2013, oo nga, halos katulad ito ng 2013 ko na 1 piso. Ito yung meron dating record sa Numista na tinatawag nilang Ubers 3 variation. Kaya lang sa ngayon, wala na kasing record eh. Hindi ko lang alam kung bakit nila inalis yan. Tapos yung reverse niya, ganun nga, no? Malaki ito guys. Malaki ang 1 piso na ito compared dun sa 2013 na common eh. Tapos yung rim niyan sa side, manipis. Ayan ang mga palatandaan niyan. Tapos die 3 din siya. Pero hindi po ito frosted. Ayan, so mababa ang mga mintis na ito. Eh, rare na nga ito para sa akin. Ayan o, yung umbers niya. Alam niyo yung detail ng buhok dito ni Jose Rizal ay talagang pinong-pino. So mabag kay Alan de la Cruz, ito ba bro, anong tawag dito sa coins din yan? Mukhang error nito. Ayun, sa pace, nagkaroon siya ng doubling. Mechanical doubling ito. Tapos sa reverse niya ay frosted pa. Ba? Ito, medyo mahirap hanapin ito. May error sa reverse at pagdating dito sa reverse niya ay
frosted pa at meron siya mga extra metal chips sa pagitan ng hipe ng cogwheel at sa inner circle. Nakita nyo yung mga metal-metal na yun, yung mga sobrang metal na yan. So okay din ito, i-collect. Pwedeng-pwede idagdag sa ating mga koleksyon. At ito naman yung panghuli. Dito natin masasabi kung paano ba natin malalaman kung error coin na isang barya. Ito yung example niya. Pag tininan mo sa kanyang reverse, akala mo na-deform lang or pinukpok lang na martilyo. Diba? Parang damage lang siya kung titignan mo sa kanyang reverse. Ganoon din sa reverse. Nawala na sa kanyang original na bilog dapat. Ito parang naging magkabila ang side, naging diretso. Yun nga kasi para siyang pinipit. Pero pag tinignan mo sa side, diyan mo makikita na ito po ay legit error. Makikita mo na natural na natural yung damage niya sa side. So, ibig sabihin, pag ganyan guys, mechanical error po yan. Nagkakaroon ng problema nung ito po ay ginagawa. Tingnan nyo, yung sa kabilang side, diba? Natural na natural yung damage niya. So, legit error po yan na nagresulta sa ganyan itsura ng mga barya natin. Defective planchet yan . Kapag ganyan ang nangyayari, yung iba nga tinatawag nilang mga canceled coin. Pero pa nga nag-comment na yung canceled coin daw ay hindi daw po yung error. Masasabi ko lang pag ganun kaya nga po canceled coin yung kasi nga po error coins po yan. So ayan, dapat guys alam nyo na kung paano tignan yung mga legit error at sa mga human error lang, yung mga sinasadya, yung mga barya na napagtitripan lang na gawin kakaiba, para lang kunwari error coins. Ayan, so hindi naman dapat kasi nila ginagawa yan. At kung matututo na tayong kumilatis, alam na natin. So ayan, bago na tayo magtapos, doon sa mga meron ding mga coins na gusto ipakita, i-share lang sakali may online Facebook page at re-reviewin po natin sa abot ng ating mga kaya. At siyempre sa mga baguhan, mag-subscribe na po kayo at mag-join na kayo sa ating membership. Kapag na-i-on na natin yung membership na yan, meron na po tayong membership muli dito sa ating channel na ito. So maraming salamat sa inyo. Until next time po, God bless you all. Out na po muna tayo.